May matututunan man natin kung paano mag-analyze at magsagot ng mga problems sa algebra na kung saan ang given function ay tinatawag na piecewise defined function. So sa piecewise defined function, kailangan alam nyo na kung paano mag-identify ng mga basic graph at marunong na rin kayo magbasa ng mga inequalities at ang paggraph ng mga common functions na ginagamit sa piecewise defined function. So, ang mga common functions na ginagamit sa mga piecewise defined function ay yung mga tinatawag nating linear equation o yung highest exponent ay 1. So, makikita nyo sa example na ito, ito ay y is equal to x na kung saan yung linear function ay yung x ay mayroong highest exponent of 1. So, lahat ng mga function tulad ng 2x plus 1, 2x plus 3, x plus 7, negative x minus 3, x plus 2 all over 7. Lahat yan ay tinatawag na linear function dahil ang highest exponent ng ating function ay 1. Now, yung susunod naman natin function ay yung common graph ng quadratic function na kung saan ang graph na nakikita nyo ay ang graph ng y equals x squared at ito ay ang parabola na nag-open upward dahil ang quadratic term natin ay positive at ang mga variation ng mga parabola na yan ay pwedeng parabola opening upward or parabola na nagko-cross sa xy plane ng dalawang beses. So yan yung basic graph ng parabola or kung ang inyong equation or function ay may highest exponent ng 2. At ang common function naman na x cubed ay y equal to x to the third power ay merong graph na kung saan yung isang dulo ay pababa at yung pangalawang dulo naman ay pataas. So ito yung usual or common graph ng function ng x cubed. At kung pagsasama-samahin natin itong mga functions na ito sa isang xy plane, mapapansin nyo na marami tayong functions or graph na nasa xy plane. At yan ay hindi matatawag na function dahil kung gagamitan natin ito ng vertical line test, yung ating vertical line ay magta-touch sa function ng at most 3 times dito sa ating function na pinagsama-sama. So, sa pagkuha or sa paggawa ng isang piecewise defined function, kailangan yung function natin ay meron lamang na point of intersection sa isang vertical line ng isang beses. Ito yung isang example ng piecewise defined function dahil meron tayong dalawang function sa isang f of x. Ito yung f of x is equal to x at f of x is equal to x squared na isang line at isang parabola. So, dun sa ating inequality, yan yung mga range of values na kung saan yung x function natin o yung values ng x natin ay true doon sa ating f of x. So meron tayong partition na kung saan yung x less than or equal to negative 2 ay magiging function ng ating line at yung ating namang function na x squared or parabola ay magiging true lang doon sa pagitan ng negative 2 at positive 2. So, ito yung ating piecewise defined function na defined yung ating function na gagamitin at defined rin yung values ng x kung saan yung function ay true. At dito nga between negative 2 and positive 2, ang gagamitin nating function ay yung parabola which is x squared. Now, to evaluate yung f of negative 4, f of 0, f of negative 2, f of 2, at f of 4, ang unang gagawin lang natin ay hahanapin natin kung saan nag-i-exist yung value ng y kung x ay equal doon sa number or numerical value sa parentheses. So kung uunahin natin yung f of negative 4, alam natin yung f of negative 4 ay naandito at ang function niya ay yung f of x is equal to x. At yung linear function na yan, ang value ng ating y dito sa linear equation na yan ay negative 4. So, ibig sabihin, kung i-evaluate natin or i-solve natin si f of negative 4, ang value ng y niya is negative 4. Therefore, f of negative 4 is equal to negative 4. So, madalit sabi, ang bawat value ng y doon sa function ang magiging sagot natin kapag in-evaluate natin or sinolve natin yung mga functions na yan. So, kung f of 0 naman yung hahanapin natin, which is dito sa parabola siya magfo-fall, yung value ng ating x equal to 0 sa parabola na yan ay equal to 0, therefore f of 0 is equal to 0 dahil yun yung nagtatouch na function doon sa x equal to 0. At kung x naman natin ay negative 2 or f of negative 2,
ang function natin na nag-exist doon ay yung linear function natin, kasi according to the inequality, yung ating range of values ay true. Kapag ang x ay greater than or equal to negative 2, yung linear function ang gagamitin natin. So, at f of x or f or x equal to negative 2, ang value ng ating function ay negative 2. At sa f of 2 naman, or x is equal to 2, ang function naman na true doon sa ating piecewise defined function ay yung dot na ito. So, ang value ng y niyan ay equal to 4. So, ang f of 2 natin ay equal to positive 4. So, mapapansin nyo na yung mga values of y lang yung hinahanap natin para mabuo natin yung functions na hinahanap. So, sa last example natin, which is f of 4, mapapansin nyo na sa x equal to 4, walang function na defined doon sa range of values na yan. So, sa f of 4, ang ating function ay does not exist dahil hindi nag-exist yung ating f of x doon sa x equal to 4. So, ito yung example na kung saan yung piecewise defined function natin ay given yung graph. Minsan naman, meron tayong mga piecewise defined function na kung saan wala yung graph ng ating function. So, mapapansin nyo dito, meron tayong tatlong different functions, isang linear function, isang parabola, at isang cubic function. So, yung function na negative 2 minus x ay true lang sa x less than or equal to negative 1. Between negative 1 and 2 naman, yun yung x squared minus 3. At anything that is higher than 2 ay yung function na 10 minus x cubed ang gagamitin natin. So, hindi mo na kailangan i-graph yung mga function na yan. Ang kailangan mo lang is i-highlight yung mga limit or range of values kung saan yung mga function ay true. So, sabi dito, anything to the left of negative 1, ang function na gagamitin natin dito ay yung negative 2 minus x, at yung anything in between negative 1 and 2, yung x squared minus 3, at anything na higher than 2 would be 10 minus x cubed. So, kung i-highlight natin yung range of values na yan, yung ating blue area or region ng ating xy plane, gagamitan natin siya ng equation at negative 2 minus x, at yung sa pagitan naman ng negative 1 and 2, gagamitan natin siya ng x squared minus 3, at yung ating area to the left or to the right of positive 2, gagamitan naman natin siya ng 10 minus x cubed. So, alamin lang natin yung mga values na yan dahil yan yung magdidictate kung ano yung equation or function na gagamitin natin sa hahanapin nating f of negative 3, f of 1, f of 3, and so on. So, let's begin with f of negative 3. Sa f of negative 3, ang gagamitin nating function dyan ay yung blue area, dahil yung negative 3 natin na x ay nasa blue area. So, ang formula na gagamitin natin is negative 2 minus x. At kapag sinubstitute natin yung value ng negative 3 sa x, ang magiging value ng ating expression would be positive 1. So, ang ating f of negative 3 will give you a value of 1 kapag ginamit natin yung area to the left of negative 1. Now, sa f of 1 naman, wherein ang x ay equal to 1, gagamitin natin dyan ay yung pink region, which is x squared minus 3. Dahil yung 1 natin is nagpa-fall doon sa limit na yon. So, i-plug in lang natin yung value ng 1 sa x squared minus 3. At doing our algebra, 1 squared minus 3 is equal to negative 2. So, sa f of 3 naman, yung x equal to 3 ay nasa green region or anything higher than positive 2. So, ang gagamitin natin is yung 10 minus x cubed. At sa pag-plugin ng value ng x doon sa 10 minus x cubed, we'll get negative 17 as our answer. At sa f of negative 1 naman, babalik tayo ngayon sa blue graph kasi yung negative 1 ay true sa negative 2 minus x kasi anything that is equal or lower than negative 1 will give us the function negative 2 minus x. So, by plugging in the value of negative 1 to x, we'll have negative 1 as our answer. At dun sa huli naman na f of 2, gagamitin natin dyan ay yung x squared minus 3 or yung middle function dahil in between siya ng negative 1 at positive 2. Sinubstitute natin yung value ng 2 dun sa x squared minus 3, it will equal to 1. So, yan yung pag-evaluate ng piecewise defined function na pwedeng gamitan ng graph
or ng XY plane depending doon sa given problem ng algebra work na ginagawa ninyo. So kung nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video na ito, please like, share, and subscribe to my channel. Thank you!